bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nagnanais na ngayon nga pong buwan ng Agosto instead po na ghost month, ibig sabihin niyang problema, crisis, taghirap, ay mainam na subukan niyo itong gawin para ma-reverse po yan. Instead na ganyan ay kasaganahan, puro swerte na lang po ang dumaloy po sa atin mga bossing. Kung kayo po naniniwala, ngayong araw na ito ay August 8, ngayon po ay new moon mga bossing, mainam na subukan niyo po siya upang sa ganon, instead na ganyan ang mga nagaganap, yung sinasabi nila ng ghost month, ay ma-reverse lahat po yan. Tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at instead na kamalasan ay puro kaswerte na lang po ang dadaloy po sa inyo. Kaya kung kayo po naniniwala sa magatong mga pamamaraan, ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga gatong mga pamamaraan ay mainam na subukan niyo po itong gawin. Proven po ito na maswerte basta't may lubos kang paniniwala sa mga gatong mga pamamaraan mga bossing ha. Ganto lamang po ang inyo pong gagawin mga bossing. Kumuha po kayo mga bossing ko ng madami-daming barya. Na kailangan meron dito tayong copper, meron tayong rose gold. Alam niyo naman po yung mga copper po natin, ba? Yung 20 pesos po natin, di ba? Rose gold yun sa gilid, tapos silver naman po yung sa gitna. Okay po yun. Or kaya yung ating mga benching ko dati, or kaya yung 5 centavo po natin dati, rose gold po siya. Kasi alam niyo po ba mga bossing ko na ang rose gold ay isa sa mga mabisang panghatak na swerte, lalo-lalo na sa usapin po ng pera mga bossing. Kaya swerte po yan mga bossing. Ganun din syempre ang usapin po ng gold, abundance po yan. Kasaganahan ang dulot niyan mga bossing. At ang silver ay nagtataboy ng kamalasan mga bossing. Kaya mainam, mix po yung ating barya. Wala tayong amount na exact amount na dapat ay ganito, ganyan. Ang pinakamaganda po ito, maraming barya mga bossing. At pagkatapos ito mga bossing, yung barya po natin ito ay hugasan po na natin. Ang gawin nyo, kumuha kayo ng planganita kung maraming barya, pero kung kakunti naman ng barya, kahit sa baso lamang or kaya po ay sa tabo. Lagyan ito ng tubig, lagyan ng isang kutsarang suka at konting asin. Tapos po, ihuhu nyo na yung ati po mga barya. Halu-haluin nyo po yan mga bossing para mag-manoot yung lahat ay mahugasan mga bossing. Kasi kung sino-sino na po ang humawak po niya na maaaring may kumapit na nakamalasan tapos gagamitin yung pampaswerte, maaaring hindi ito tatalab. Kaya linisan po muna natin para pagkalinis, kayo ang kaunaw na hahawak po nito. Swerte po ang dulot po niyan mga bossing. Ngayon, ibilad nyo lang ito na 5 minuto sa may silangan. Gawin natin ito ngayong umaga. Tapos sa gabi, gagawin natin pampaswerte sa pamamagitan ng new moon. Ngayon po, di 5 minutes. Pagtapos ng 5 minutes, kumuha ka ng halimbawa ay papel or kaya malinis na tela pero hindi siya pupunasan, ipapatong lang natin siya doon hanggang siya ay kusang matuyo mga bossing. Kapag natuyo na po yan, very good na po yan. Kumuha ka ng isang mangkukan. Mas maganda yung clear. Kita po sa labas yung mga barya. Kasi iba rin po ibig sabihin nun, nadodoble-doble ang pera mga bossing, madodoble-doble ang blessing. Para itinabat nyo sa kristal, di ba ang kristal mga bossing, parang nananalamin po siya doon. Tapos nagdodoble ng ano, isa doon sa mismong barya at doon din sa salamin. Kaya na sinasabi nila, nadodoble-doble. Ano pa yung mga kristal na napakarami mga curve-curve na ganyan mga bossing? Ay di, mas maraming swerte mga bossing. Ngayon po mga bossing, dito na, clear, nalaga yan. Ilagay nyo lahat ang ating barya. Lagyan budbuda ng mga durog na dahon ng laurel o buo na dahon ng laurel. Lagyan ng kapranggot na asin lamang kasi kakalawangin ang barya natin, sayang naman. Kapranggot na asin lamang mga bossing, tapos haluin nyo po ito mga bossing. Ngayon, ito po ang ating ritual na pag-aalay sa ating pong new moon. Nasa pamamagitan nito ay kasaganahan ng dulot ito sa akin at kailanman hindi ako maghihirap. Lahat ng mga pangarap ko ay matutupad sa pamamagitan ng pampaswerteng ito. Sabihin nyo na lahat-lahat ang nais ko ninyo mga bossing. Pagtapos na po ninyo sabihin, na halimbawa magkakaroon ako ng sarili ko negosyo na dito na ako yayaman, lahat na aking rarakitan, ako'y magtatagumpay. Pati sa usapin ng kalusugan, magkaroon kayo ng malakas na mga pangangatawan, magkaroon ng mahabang buhay, maging masaya ang buong pamilya. I-wish na lahat-lahat ang nais ninyo, ultimo mga hindi maiwa-iwasan ng mga bisyo, ganun din po yung mga tukso, ganun din po yung
pasaway ng mga anak. Nako mga bossing, i-wish na natin lahat-lahat po dito mga bossing. At pagkatapos niyan, ilagay niyo ito sa malapit sa bintana. Huwag niyo iwanan sa labas. I-overnight natin pero sa tabi ng bintana, sarado ang bintana. Kailangan sa may silangan lang po siya nakalagay mga bossing. Ngayon po mga bossing, para baka kasi mawala eh, kukunin niyo lang po ito bukas po ng alas 8 ng umaga. Kumbaga na-energize sa new moon, na-energize din po sa ating pong araw. Pagtapos kunin niyo po siya. Ilagay po ito sa center table or kaya pwede rito sa kwarto natin. Pero hindi ito pwede sa ating pagkainan. Kasi may barya nga po siya. Hindi po pwede dyan. Sinasabi nila na kumbaga magkakaroon ka ng pera, nadaan lang sa inyo pong mga kamay. Kayo po ba ay naglalagay ng pera sa inyo pong hapagkainan kung saan kayo nakain? Nako, negative po yan. Kapag minsan, halimbawa, may mag-aan sa akin. O ito na yung ano. Sabi ko, hindi tayo pwede dyan. Dito tayo sa salas. Sa sala, sa center table, pwede. Pero kung saan tayo nakain, maglalapag ka doon, ako mga bossing, ang pera ay matuling, nauubos, dumadaan lang yan sa inyo pong mga kamay. At yan po ay taghirap. Crisis po yan mga bossing. Pahirapan para kumita ka ng pera. Wag na gagawin po yan mga bossing. Pati yung pagbibilang ng pera sa sahig ay hindi rin po pwede. Doon ka na lang sa may center table or kaya punta ka sa may higaan nyo, magsapin ka na lang ng kunyari ay panyo para hindi maduman yung inyong bedsheet. Ayun, doon ka magbilang. Pero sa sahig, never. Wag na wag kayo maglalagay po dyan. Nako mga bossing, yan po ay mahirap para kumita ng pera. Tapos kung magkakapera ka, parang ito'y flash na dumadaan lang sa inyo pong mga kamay. Hindi mo mapapansin na nagkaroon ka ng pera. Kasi ang daming bayarin, ang dami pong tipong nabayar, naubos ang pera mo, marami ka pa rin utang, yung mga ganun. Crisis lagi sa pera. Kaya huwag niyo po yung gagawin. Subukan niyo pong gawin itong aking sinishare sa inyo. Proven po yan na maswerte. Mabilis na panghatak, mabilis na pasok na swerte ng pera mga bossing. Lalo-lalo na ngayon nga pong usapin po mga bossing ko ng new moon. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan mga bossing, bukod sa ayuda ng mga salitain ay mga magaganda, i-mindset nyo na kayo magtatagumpay sa buhay at isa puso, i-claim na po natin ang swerte. Kaya kung kayo pinaniniwala, asya mga bossing ko, lumarga po kayo. Yun lang po mga bossing, salamat po.